So bago ang lahat mga ka-wireman, ipapakita ko muna sa inyo ang ating bill na ating babayaran sa Meralco. So ang klase ng bill na to ay pang business mga ka-wireman, kaya malaki. So ang bill namin dito ay 36,481.53. Bill computation summary na yan mga ka-wireman. Ito na yung mga charges niyan, dami oh. Mga generation, transmission, system loss, distribution, subsidies, yan, marami sa kabat. So, dito naman natin makikita sa parting kaliwa, ito naman yung current reading natin, 61637, ito. Tapos, dito naman sa baba niya, may previous reading. Makikita nyo sa mga bill ninyo, yung previous reading ninyo, 58051. So, ma-minus mo lang dyan mga ka-wireman, so actual consumption mo, nito ay 3,586 kilowatts. So, ito naman sa kaliwa, ito na yung 10.17 per kilowatts. Ito na yung monthly na rating ng ano natin, ng bill natin. So, itong 10.17 per kilowatts na to ay nagbabago buwan-buwan. Hindi siya nag-steady sa 10.17. Depende sa generation charge ng Meralco natin. So, paano natin nakukuha yung 10.17 na per kilowatt hour? Ito, gagawin natin ay ganito. Isigad muna, editor tayo. Gumawa na lang ako ng papel para mabilis tayo mga power, mga blue at mga kabrad at sister. So ito yung main meter reading natin. Ang total bill natin ay 481.53 ang total bill natin. So ito yung current natin, 63637 current, tapos yung previous 58051 previous natin yan. So ma-minus mo lang dyan, magiging 3586 kilowatt hour consumption. So paano naman natin nakuha yung 10.17 per kilowatts? So, dito naman tayo magbabase mga kawan. Ito yung total bill natin. Ito yung 36,481.53. E ano lang natin? I-divide lang natin dito sa na consumption natin na kilowatt hour. So, ito na yung ano natin. Divide natin. So, magiging 10.17. So, ito yung rate natin. Dito nakuha yung rate natin na 10.17 per kilowatt hour. So, ganun lang mga kawan. Napakasimple lang. So, mapunta naman tayo dito sa Submeter. Tuloy-tuloy ko na mga kawan. Submeter. Ito naman tayo sa Submeter. So, ganito naman sa Submeter. So, makikita nyo dito 96 yung pula. So ito na yung ano natin, reading natin. Ito yung pinaka current reading natin ngayon. So kukunin lang natin yung previous na reading natin. So ito yung tinatawag na analog type na submitter natin. Ang brand niya ay Ever pa. So ito yung ano natin, yung submitter natin, ito yung computation natin. Gaya ng sinabi ko, ay nilagay ko na lang yun para mabilis tayo. Anyway, madali naman yung maintindihan eh. So, submitter natin ay 9649.6 yung current. 9631.4 yung previous natin. So, gaya ng sinabi ko, di na natin sasama to. Yung pinakadulo, bali ito na lang kukunin natin. So, pag minainas mo yan, 18 kilowatts hour yung na-consume mo sa submeter natin. Tapos yung nakuha natin sa main meter nung per kilowatt hour, dito ka rin mag-multiply. Mag-multiply mo rin sa 10.17 sa submeter mo para maging 180 ang anyong consumption bill mo. Ito na yung babayaran mo sa inyong main meter kung saan ka kumuha, sa kasera mo o sa maski ano pa man ang ano saan ka kumuha ng supply sa
Submeter. So, ang ginagawa ng, ano, ng mga iba nung sa residential, para kumita naman sila, siyempre, huwag mong papareho dito yung rating mo. Siyempre, gawin mong 20. Halimbawa, marami. Kasi karamihan sa residential, marami yung kinakabitan eh. Kagaya doon sa amin eh. Gusto nila, ano, maraming makabitan. So, paramihan doon sa amin. Minsan, 30. 25 pa nga eh. Ang per kilowatt hour. So, doon sila kumikita. So, ganun lang mga kawerman ang pagkwenta ng submeter natin sa ating bahay. At sa ano pa man. Maski dito rin sa building, yung ginagawa ko, yung pinakita ko sa inyo na submeter, ay mayroon din kasi umuupa dito, kaya may mga submeter din ako dito. So, maraming salamat ulit mga kawerman. So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, please support my channel. At sana paki-likes at comment lang kayo mga kawerman at mga bro, mga sis. Maraming salamat.